Alright, what's up sa inyo mga kababayan? Ako nga po pala si Jake Magnus at nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus TV. So itong pag-uusapan natin mga kababayan, dalawang bagay po ito. Dalawang topic mga kababayan. At ang una natin pag-uusapan ay wala lang naman pong iba kung hindi. Ito pong ipinost kahapon ng page nitong DWOK FM 107.9 Ambiguous Station. Ano po, na kung saan mga kababayan ay parang may magandang balita at pahiwatig etong si Kuya Tommy Abile. Kasi kanina nagtanong po ako sa kanya kung may live po siya at may mga naging sagot po sa akin etong si Kuya Tommy Abile. At yan po yung una natin pag-uusapan mga kababayan. At ang pangalawa po natin pag-uusapan ay eto pong naging sagot nitong si Attorney Vic patungkol nga po dun sa opisyal na pag-alis po sa kanya bilang Executive Vice President ng Partido Federal ng Pilipinas mga kababayan. Dahil may sagot po dito etong si Attorney Vic Rodriguez. Ano po? At yan po yung mga tatalakayin po natin ngayong araw na ito. Pero bago po natin pag-usapan yan mga kababayan, ay nais ko po muna sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po dito sa ating YouTube channel, hinihikayat ko po kayo na huwag niyo po sanang kalimutan na mag-like po dito po sa ating channel, sa ating video na ito, at huwag niyo na rin pong kalimutan na mag-subscribe po dito po sa ating YouTube channel. Click nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-a-upload po tayo ng mga panibagong video na katulad po nito. Mga kababayan, at kapag nagawa nyo na po yan, ay nais ko po kayong batiin ng isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, san masulok na mundo kayo naroroon, mapo sa Pilipinas man po kayo or ibang bansa, sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan at gabayan po kayo ng ating Panginoon. Mga kababayan, at eto, umpisahan na po agad natin etong unang topic natin na kung saan mga kababayan ay nagpost po eto pong page ng himpilan nitong si Kuya Tommy Abile. At ang sinasabi po dito mga kababayan ay tinuturong suspect sa Jobilin case na lalapit na ang tagumpay. Sir Bigwas, todo suporta. Ano kaya ang panibagong update sa kaso? Abangan mga kabigwas. So eto na nga mga kababayan, hindi maglalakas ng loob si Kuya Tommy Abile na magpost kung pangit yung kinalabasan ng resulta nitong kaso nitong si Leobert Dasmariñas. Eto mga kababayan yung pumapasok sa isipan natin eh. At saka po sa ibang mga netizen mga kababayan, kasi nagtanong po ako sa group chat namin at tinatanong ko kung ano yung sa palagay nila na magandang balita at update nitong si Kuya Tommy Abile, dahil hindi siya maglalakas ng loob na mag-post ng ganito kung hindi maganda yung kinalabasan ng resulta ng kaso nitong si Leobert Dasmariñas. Eto mga kababayan, yung unang nakikita natin dito, baka talagang lumabas na yung resulta ng carbon dating 14. Hindi lang isang resulta, kung hindi, baka tatlong resulta. At ang pangalawa nating nakikita dito, baka meron na din po na third DNA test mga kababayan na inilabas patungkol nga dun sa nasabing kalansay noong babaeng nawawala po sa Palawan. At ang nakikita po nating pangatlo dito yung ano, baka nanalo na etong si Leobert dun sa kaso po nilang dalawa nitong si Jobert mga kababayan, which is kung saan nga may hearing etong si Jobert at eto pong si Leobert. Dahil hindi talaga, kita nyo yung pagkakasabi ni Kuya Tommy Abile dito. Itinuturong suspect sa Jobilin case na lalapit na ang tagumpay. Nalalapit na ang tagumpay, so ibig sabihin may magandang resulta na hawak etong si Kuya Tommy Abile. Ano po kayo, anong masasabi nyo patungkol po dito? Kasi unang-una, may mga umiiyak na vlogger na ngayon, especially yung mga anti-Bigwas. Ngayon, mga nag-iiyaka na. At sinasabi nila na scammer daw si Kuya Tommy Abile, na hanggang ngayon hindi nila mapatunayan na nang scam etong si Kuya Tommy Abile. At hanggang ngayon sinasabi nila na nanggahasa daw etong si Leobert, na hanggang ngayon hindi nila mapatunayan na si Leobert ba talaga or kung si Leobert ba talaga yung nanggahasa doon. Mga kababayan, ano po dun sa nawawalang babae sa Palawan? Kasi kung titingnan po natin mga kababayan, talagang napakalabo ng kwento patungkol po dito kay Leobert. Kaya talaga malakas ang loob ng mga kababayan natin kahit kayo na ilaban ninyo etong si Leobert hanggang sa huli. O kahit nga si Kuya Tommy Abile, malakas talaga. Biruin yung sabi niya dito. Ayan, Sir Bigwas, todo suporta. Ano kaya ang panibagong update sa kaso? Abangan mga kabigwas. O kahit nga si Kuya Tommy Abile, todo suporta dito kay Leobert. Kasi naniniwala kami na wala talagang kinalaman si Leobert sa pagkawala nung babae dun sa Palawan. Ano po mga kababayan, ipagpatuloy pa natin
punta naman tayo dito. Yan, dito, nagtanong kasi ako kay Kuya Tommy Abili kaninong umaga kung meron siyang live stream. Ito yung pagkakasabi ko, Kuya, good morning. May live po ba kayo? At ito po yung update niya. Hindi pa Kuya, di sila pumayag na i-live ko ang meeting namin. Sabi ko, ah, okay po. Kuya, ingat po kayo dyan. So, ibig sabihin mga kababayan, medyo sensitibo yung pinag-usapan nitong sino Kuya Tommy Abili at nung kanya mga kamiting patungkol siguro dito sa kaso nitong si Leobert Dasmariñas na hindi pa talaga pwedeng ilabas sa social media. Ano po mga kababayan, sana po dun sa mga naghihintay ng update patungkol po dito sa kaso po nitong si Leobert Dasmariñas, sana po konting tiyaga lang, konting paghihintay lang mga kababayan. Dahil unang-una, alam naman po natin na talagang napakahabang proseso ng kaso po dito sa ating bansa. Sobrang, hindi naman natin pwedeng sabihin sobrang bagal, may kabagalan po yung pag-usad ng kaso po dito sa bansang Pilipinas. Dahil unang-una, sinusuri pa yan ng mga nasa sa hukuman. Sinusuri pa yan ng mga magagaling na abogado, especially tinitingnan yung depensa nitong si Leobert at tinitingnan yung reklamo nung nag-aakusa dito kay Leobert Dasmariñas. Ano po? Kaya sana unawain natin kung bakit matagal yung resulta ng pag-usad ng kaso nitong si Leobert Dasmariñas at matagal din yung update nitong si Kuya Tommy Abili. At kung bakit matagal din yung update nitong si Kuya Tommy Abili. Ano po mga kababayan, sana konting unawa lang kay Kuya Tommy Abili. Ano po dun sa mga naghihintay ng update na sobrang excited na, sana konting unawa lang po kay Kuya Tommy Abili. Alam ko lahat tayo excited, kahit ako, sobrang excited ako na malaman kung ano na ba talaga yung status nung kaso nitong si Leobert Dasmariñas kontra po doon sa nagreklamo dito kay Leobert. Ano po mga kababayan, kahit ako, sobrang excited ako na malaman yung resulta. Kaso nga lang, alam naman natin, talagang medyo may katagalan. At alam ko naman, malakas din ang kutob ko na baka may resulta na yung carbon dating 14, dahil nga nasabi ni Kuya Tommy Abili nung nakaraang araw na lalaki po yung hinihinalang kalansay nung babaeng nawawala. Lalaki at 8 taon na pong namayapa. At ang ikinamatay po nito ay tumor daw po sa utak mga kababayan. At dun pa lang, alam na natin na siguro may resulta na yung carbon dating 14. At siguro ngayon, kaya nasabi ni Kuya Tommy Abili na nalalapit na ang tagumpay, may magandang resulta yung kaso or pag-usad ng kaso nitong si Leobert Dasmariñas. Kaya konting tiis lang po, konting hintay lang po, makakamtan din natin yung hustisya na inaasam-asam para po dito kay Leobert Dasmariñas. So ngayon mga kababayan, pumunta naman ho tayo din sa isa nating topic na pag-uusapan kung saan kagabi mga kababayan, may isang supporter na nagpasa po sa akin na kung saan sinasabi po, eto ah, kaya ako ipapakita ito, alam ko naman marami ng mga vlogger ang gumawa ng reaction video patungkol po dito. Pero kaya ko po ito ipapakita sa inyo para related po tayo dito sa video na ipiplay po natin kung bakit si Attorney Vic is nagsasalita po ng mga ganong bagay. Mga kababayan, ano? Kasi sabi dito, breaking news. Former Executive Secretary Vic Rodriguez, official nang inalis sa Partido Federal ng Pilipinas bilang Executive Vice President ng nasabing partido. Ito ay base sa reklamo na inihain sa kanya ng ilang national officers ng PFP. Yan po yung pagkakasabi dyan. Si Secretary Anton Lagdameo ng Special Assistant to the President, ang official na pumalit kay Vic Rodriguez bilang Executive Vice President ng Partido Federal ng Pilipinas. Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang tumatayong national chairman ng PFP. Alam niyo mga kababayan, sa totoo lang, dito sa balitang ito, may mga supporter talaga na nasaktan. Kasi nga, from day one ng election, alam naman natin na si Attorney Vic yung nagtatanggol kay Pangulong BBM. Pero alam naman din natin na siguro may dahilan kung bakit siya naalis sa kanyang pagiging executive secretary nung mga nagdaang buwan. At ngayon, nakalagay po dito, official lang inalis sa Partido Federal ng Pilipinas bilang Executive Vice President ng nasabing partido. Alam naman natin siguro may dahilan yan. Pero pakinggan natin mga kababayan yung tugon po nitong si Attorney Vic Rodriguez patungkol po doon sa binasa po natin kanina
na kung saan ay opisyal na po siyang inalis bilang Executive Vice President ng Partido Federal ng Pilipinas. Ano po? Kasi sabi dito sa News 5, sa panayam ng One Balita Pilipinas ng 1PH, sinabi ni dating Executive Secretary Vic Rodriguez na hindi totoo ang mga akusasyon sa kanya ng Partido Federal ng Pilipinas. Kaya siya sinibak bilang miyembro at opisyal ng partido. Aniya, matagal nang binabalak na tanggalin siya sa PFP. Sa resolusyon na inihain ng partido na patunayan umanong guilty si Rodriguez sa breach of laws of trust and confident abandonment, disloyalty, and inimical to the party. Sabi po dito sa News 5. So, i-play po natin itong video ito, mga kababayan, para mapakinggan natin yung side nitong si Atty. Vic Rodriguez kung bakit nga ba siya na natanggal, ano po, or official lang inalis bilang Executive Vice President sa PFP, mga kababayan. So, pakinggan natin yung kanyang tugon po dito. Although, Cheryl, truth of the matter, matagal na yung balakin nila ako ay tanggalin sa partido. In fact, if I may recall correctly, October 18, when I received a copy of the complaint asking me to reply within 48 hours, I immediately brought it to the knowledge of the party president, Jun Tamayo. At ang sabi ni... So sinasabi dito ni Atty. Vic na matagal na po siyang pinagbabalakan na tanggalin daw po sa PFP as Executive Vice President ng Partido Federal ng Pilipinas, mga kababayan. So ngayon, ito yung nakakalungkot dito kung bakit marami mga netizen ang nalulungkot. Kasi nga naman, mga kababayan, from day one ng kampanya, si Atty. Vic yung nagsisilbing boses nitong si Pangulong BBM. Ano po, alam naman po natin yan, pamula nung kampanya, kada may ibabato kay Pangulong BBM, si Atty. Vic po yung sumasalo nun. At si Atty. Vic po yung nagsasalita po patungkol po dito kay Pangulong Bongbong Marcos. At siya po yung nakita natin na isa sa nagdidepensa kay Pangulong BBM. Kaya po marami talaga ang mga nalungkot. At siguro naman, dito sa pagkakaalis kay Atty. Vic ay may dahilan. May malalim na dahilan siguro. Pero mga kababayan, na nakikita ko dito, wala naman sigurong kinalaman si Pangulong BBM sa pagkakaalis po sa kanya. Kasi unang-una, mga kababayan, kung titingnan po natin yung lumabas na balita kahapon, eh parang wala pong pirma. Di umano, pakitama na lamang po ako kung ako po ay mali, eh parang wala pong pirma doon si Pangulong BBM. At wala ding pirma etong si Atty. Vic Rodriguez. Ano po, patungkol dun sa nasabi na mga documents na nagpapaalis po sa kanya sa Partido Federal ng Pilipinas. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Gobernador Jun Tamayo, verbatim, ang sagot niya, putya, wala akong alam dyan, pare ah, sandali lang, ayusin ko muna. That was his exact reply to me. When I told him, you know, Jun, hindi... Yun, eto mga kababayan, sinasabi kong documents, yan. Yang naka-flash niya sa screen, yan po yung dokumento na sinasabi ko sa inyo, mga kababayan. Ano po, na nakalagay dyan, na nakikita naman natin, di umano, pakitama na lamang po ako kung ako po ay mali, na parang walang kinalaman etong si Pangulong BBM. Kasi parang walang pirma po ng ating presidente doon. Ano po, ipagpatuloy pa natin dahil si Pangulong BBM yung chairman ng Partido Federal ng Pilipinas. Yung kailangan gawin sa akin to. Alis ako ng kusa, magre-resign ako sa partido. Tama. At marami pang ibang susunod. So ano naman itong ginagawa ninyo? Yun ang sagot niya sa akin. And tatawa. Kasi ang sinabi nila dito, tingnan nyo mga kababayan, no? Lakihan natin. Kasi ang sinabi kasi dito mga kababayan, ayan o. No? The respondent is found guilty of breach or loss of trust and confident abandonment, disloyalty, and acts inimical to the party. Yan po yung sinabi dyan, mga kababayan. Disloyalty, napakasakit nun para kay Atty. Vic. Dahil alam naman po natin, from the start ng kampanya, si Atty. Vic yung isa sa nagsasalita ng pagdepensa dito kay Pangulong BBM. Kada may ibabato yung kabilang partido, kada may ibabato yung mga kalaban ni Pangulong BBM, si Atty. Vic po yung sumasalo. Ano po, nakita nating lahat yan, mga kababayan. Pero sabi ko nga po sa inyo,
Eh, tingin ko naman dito, walang kinalaman po ang ating presidente. At ang ating presidente po, eh, alam naman natin na napaka-busy po sa pagsasaayos ng Pilipinas. Busy po sa pagpapaunlad ng ating bansa. At kita naman po natin talaga yung progress po ng ating bansa. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Ganda nga niya yung grupo ng BARM. So, ngayon nakikita ko lang naman sa media. Ano lang ito, Cheryl eh? Ginawa nilang media play. Tama. Itong internal squabble or internal politics ng political party. Bakit kailangan mong bigyan ng kopya ang media kung ang layunin mo lang reorganize ang party? Lahat naman ng partido nagre-reorganize. Hindi. Kasi mga kababayan nga, kung ang plano lang talaga is reorganize yung party po, dapat nireorganize na lang po nila ng tahimik. Eh ang nangyari nga po, kumalat sa media yung patungkol nga po at yung mga documents na nagpapaalis kay Atty. Vic sa Partido Federal ng Pilipinas. Ang nangyari nga lang, kumalat, kaya napapag-usapan ngayon ng taong bayan. Dahil kung tutusin mga kababayan, yung nangyari kay Atty. Vic nung mga nagdaang buwan, tapos na yun eh. Naibaw na sa limot ng ating mga kababayan. At alam naman natin na si Atty. Vic po ay nanahimik po. Pero ngayon, since may lumabas nga na mga dokumento at balita na sinasabi na itong si Atty. Vic is official lang inalis dito sa Partido Federal ng Pilipinas bilang Executive Vice President, ayan po, binasag na niya yung kanyang pananahimik, mga kababayan. Tama nga naman yung sinasabi dito nitong si Atty. Vic na dapat isinaayos na lamang po yung PFP nang sila-sila lamang po yung nakakaalam. At hindi na po binigyan ng copy ng mga documents yung mga media nang hindi na po sana napag-usapan. Ipagpatuloy pa natin. Pagkatapos ng eleksyon, bago mag-eleksyon, midstream ng kampanya, normal yon. Pati ito makikita mo, pati yung mga ibinibintang nilang disloyalty, acts inimical to the party and abandonment. Let me just discuss this briefly, Sherry, yung disloyalty. Dahil ba maraming mga nag-apply na hindi naman qualified, ang kanila lang lamang claim to fame ay sila yung membro ng Partido Federal ng Pilipinas. Dahil ba sila ay hindi nabigyan pagkakataong ma-appoint agad-agad? Yan ay disloyalty na sa partido. Pangalawa, yung acts inimical to the party, yan din ba ang basis ninyo? Kapag ka hindi pinagbibigyan ang kapritso ng partido, ay sasabihin ng disloyal at I have committed acts inimical to the party. Eh paano naman ang gagawin mo kung hindi naman talaga karapat dapat ma-appoint o hindi talaga qualified yung nag-a-apply? So again, wala akong ano rito, walang problema sa akin, umalis ako sa partido, expel niya sa partido, because one thing is very, very clear with me, Sherry. My loyalty to the party ends where my loyalty to the Filipino people, to the 31.6 million Filipinos who voted for then Bongbong Marcos, now President Bongbong Marcos. That is where my loyalty ends. Why? Eh hindi naman yung Partido Federal lang ang nagpapanalo kay President Bongbong Marcos. Let me be very clear about this. Ang naging boto ni Pangulong Bongbong Marcos ay sa kadahilanang siya ay si Bongbong Marcos. Tama, mga kababayan. Ganito kasi yan. Hindi porket kasi na partido ganyan, eh talagang agad-agaran kayo may a-appoint sa pwesto. Kailangan talaga yung mapapalagay sa gobyerno, let's say kahit sabihin natin na hindi sobrang galing yan, kung tapat naman sa kanyang tungkulin para mailagay dyan at qualified naman, mga kababayan, bakit hindi? Ano po, bakit hindi? Eh pero kung hindi nga naman qualified na magserbisyo sa ating gobyerno, eh ano yung gagawin nga naman doon? Alangang ipasok mo pa rin kahit alam mo namang hindi pipwede. Diba mga kababayan, ganun po kasi, hindi po kasi agad-agaran yung pag-a-appoint. Sana po maintindihan po natin yan. Kasi anong nangyayari nga dito, eh kung mabilisan yung pag-a-appoint, mali ang kinalalabasan. Ano po, kawawa naman yung ating mga kababayan. Lalo na kung yung na-appoint, eh walang malasakit po sa ating mga kababayan. Ano po? At ang pag-a-appoint, mga kababayan, hindi yung ura-urada. Yan po ay sinusuri pa ng ating presidente at sinusuri pa po yan nung mga pinagkakatiwalaan po
ng ating presidente, mga kababayan. So sana naman po magtiwala tayo sa ating presidente. Ano po, kaya ako naman nasabi nung nakaraan patungkol nga dun sa EDCA, ako sa totoo lang, kung pag-uusapan natin yung tungkol sa EDCA, mga kababayan, maiba tayo ng konti, segue tayo, wala po akong pinapanigan doon. Hindi ko pinapanigan ng Russia, hindi ko pinapanigan yung US, hindi ko pinapanigan ang China. Ang sa akin lang, sana maging independent na lamang po tayo. Yun lang naman yung gusto ko, mga kababayan. At sabi ko naman, nasa sa inyo po yung desisyon kung ano po yung masasabi nyo po patungkol doon. Ay, may mga nagagalit sa akin, mga kababayan, na ang labas ko ay parang anti-government na. Hindi naman po sa ganon, mga kababayan. Yung sa atin lamang po ay paalala lamang po. Ano po, paalala lang. Hindi naman tayo bumabatikos sa gobyerno at hindi natin balak batikusin po ang ating gobyerno. Marahil babatikos tayo doon sa mga nagsiservisyo sa gobyerno na gumagawa ng mali. Hindi naman natin babatikusin pag tama yung ginagawa. Ano po? So ngayon, mga kababayan, yung sinasabi dito ni Attorney Vic, balik ulit tayo sa topic, na hindi lang naman PFP or Partido ng Pederal ng Pilipinas yung nagpapanalo kay Pangulong BBM, kung hindi yung pagiging Bongbong Marcos po niya, mga kababayan. Sa totoo lang, mga kababayan, ganito kasi yan eh. Si Pangulong BBM, hindi lang naman nanalo yan dahil sa Partido Pederal ng Pilipinas. Nanalo po yan kasi nakita po natin yung possible na magagawang pagbabago ni Pangulong BBM sa ating bansa. Nakita po natin yung pagiging makabayan po niya. Nakita po natin kung paano niya po tutukan at mahalin yung ating mga kababayan. At nakita din po natin yung pagiging tapat niya po sa bansang Pilipinas. Ano po, kaya po natin siya sinuportahan, mga kababayan. At ang isa pa po dito, ay nakita natin yung pagiging makatao ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya po natin siya sinuportahan. Hindi po natin siya sinuportahan dahil siya po ay miyembro ng Partido Pederal ng Pilipinas. Eh sa totoo nga lang, mga kababayan, wala akong pakialam kung si Pangulong BBM ay miyembro ng Partido Pederal ng Pilipinas or ng PDP laban. Sa akin, susuportahan ko yan dahil yan yung nakikita kong karapat-dapat na presidente nung mga panahon ng kampanya. Dahil yung mga nakalaban kasi ni Pangulong BBM, wala po akong nakikita na pipwede. Ang tanging nakita ko lang po kasi na karapat-dapat ay walang iba kung hindi si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya po ako sumuporta. Hindi dahil siya po ay nasa partido ng Partido Pederal ng Pilipinas. Ano po? So tama din yung sinabi dito ni Attorney Vic. Hindi porket na alis po siya doon sa Partido Pederal ng Pilipinas ay titigil na po siya sa kanyang tungkulin. Ipagpapatuloy pa rin po niya yung kanyang serbisyo, lalo na po sa 31 million plus na bumoto at sumuporta kay Pangulong BBM. Ano po, mga kababayan, ipagpatuloy pa natin. Ginusto siya ng tao, gusto siya ng tao. Hindi ito dahil sa isang partido o dahil sa isang politiko. Tama. Sa tingin niyo po, Attorney Rodriguez, saan po talaga nag-ugat ito? Nakikita niyo po ba ay dahil talaga doon sa mga sinasabing may mga application po, may mga gustong ma-appoint, pero ang sinasabi ay hindi niyo po ito pinagtuunan ng pansin or hindi po sila kinonsidera? Eh, ang sinasabi naman natin doon, yan ay hindi totoo. Ang dami-daming miyembro ng Partido Federal ng Pilipinas ang nabigyan na ng posisyon. Pero marami pa rin ang hindi nabibigyan ng pagkakataon. Bakit? Eh, mag-iilang buwan pa lamang ba ang administrasyong Marcos? Tama! Apat na buwan pa lamang, maglilimang buwan, Cheryl eh, di ba? Eto nga kasi, mga kababayan, hindi naman kasi agad-agaran yung pag-a-appoint. Yung pag-a-appointee, hindi po agad-agaran yan. Lalo na, ang bago nating administrasyon ay hindi naman po tauna. Ano po yung tagal? Babago pa lamang po, maglilimang buwan pa nga lamang ayon kay Attorney Vic. Magpa 5 months pa lamang po yung bago nating administrasyon. So hintayin po natin na tumagal po yung bago nating administrasyon at baka sakali na yung natitirang hindi pa na-appoint na karapat dapat ay ma-appoint. Hindi po yan agad-agaran. Hindi po 10 po yung ating presidente. Hindi po 18, hindi po 20. Isa lamang po yung ating presidente, mga kababayan. At hindi naman po agad-agaran, matututukan po yan, lalo na po ng kanyang mga tauhan. Dahil unang-una, may mga kanya-kanya po yung ginagawa na ikauunlad po ng Pilipinas at ikaayos po ng bansang ito.
mga kababayan, ipagpatuloy pa natin. So they instituted the complaint against me October of this year. So ilang buwan pa lamang yun? Dalawa at tatlong buwan. More or less, hindi ba? So nagmamadali yung mga ito. Uh-huh. Eh, andami rin namang qualified. Andami-daming problema ang dapat pagtuunan ng pamahalaan. Nariyan yung ating 7.7 inflation na percent inflation rate. Hindi ba? At ito inaatupag nila, ilalabas pag gagawing media play, itong internal party matter. So sa tingin ko, ayoko man, umiiwas man ako dahil nga kako, hindi naman natin kailangan magbangayan. Subalit tila masyadong nag-e-enjoy na itong mga ito sa aking katahimikan at sadyang hindi pagsagot. But this time, I will want to make it clear that pasensya na kayo kung ang ginagawa ninyong batayan ng aking loyalty sa partido ay kahit na hindi kwalipikado ay kinakailangan mabigyan ng pwesto. Nagkakamali po kayo at nagkamali po kayo. Ay, napakinggan nyo naman yung sinabi nitong si Atty. Vic. Kung yun yung basihan nila, mga kababayan, sa pagiging hindi tapat nitong si Atty. Vic, eh mahirap po yun. Ano po, kasi sabi ko nga po sa inyo, hindi basta-basta yung pag-appoint. Lalo na at ang ating administrasyon, eh babago pa lamang po. Ano po, so sana naman, mga kababayan, especially napakaraming problema ng ating bansa, sana mas matutukan yung karapat-dapat tutukan na problema po ng ating bansa. Hindi na po ito mga ganitong klase ng issue na kung saan, sabi nga ni Atty. Vic, hanggat maaari umiiwas po siya pero mukhang nag-i-enjoy. Ano po, kaya naglabas po siya ng mga salita na napakinggan po natin ngayon. So ako sa totoo lang, naniniwala ako kay Atty. Vic dahil wala naman siyang sinabi against kay Pangulong BBM. In fact, mga kababayan, ang ganda pa nga nung sinabi niya eh. Nanalo si Pangulong BBM dahil ginusto siya ng tao, which is totoo naman. Ano po, so sana dumating ang pagkakataon na maging okay ang lahat dito po kay Atty. Vic Rodriguez. Ano po, so yan lang naman mga kababayan, i-comment nyo na lamang po sa ating comment section kung ano po yung masasabi nyo po dyan. Ako sa totoo lang gusto ko liwanagin sa inyong lahat ha, na hindi ako anti-government. Ano po, mahal ko po ang presidente natin at ang binabatikos po natin dito ay yung mga hindi po gumagawa ng mabuti sa gobyerno. So sana maintindihan nyo po. Ako naniniwala ako kay Atty. Vic dahil wala siyang sinabing masama patungkol po kay PBBM. So sana naman po dun sa lahat, itigil na po ninyo yung bangayan pagdating po dito. Dahil unang-una, ako naghahangad ako na maging ayos din ang lahat dito kay Atty. Vic at dun sa iba na mga naninira kay Atty. Vic Rodriguez. Ano po, so sana maging okay ang lahat. Yun lang naman mga kababayan. Kayo po, ano po masasabi nyo po patungkol dito sa mga video na tinalakay po natin? Sana po mag-iwan po kayo ng komento dyan sa ating comment section kung ano po ang masasabi po ninyo. Basta masasabi ko, believe ako sa ating presidente dahil lahat ginagawa niya para mapaunlad ang bansang Pilipinas. Yun lamang naman mga kababayan. Sana naman suportahan natin ang bagong administrasyon at sana naman po wag nating itolerate yung mga mali na nakikita po natin. Yun lang naman mga kababayan at maraming salamat din po sa walang sawang pagsuporta dito po sa ating YouTube channel. Sa mga hindi pa po nakakapag-like, share and subscribe, hinihikayat ko po kayo na huwag nyo po sanang kalimutan mag-iwan ng like, share and subscribe. Click nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa mga panibago po nating upload. Ano po mga kababayan, maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. God bless po.